bandang buklot na nilikha bilang reaksyon sa pulisiyang militarisasyon ng dating Pangulong Corazon Aquino layo ng Administrasyong Aquino na supliin ang Armed Revolutionary Militarisasyong ito ay nagdulot ng kapahamakan sa malaking bilang ng sibilyan. Ting kinuha ni Bamboo ang awiting ito bilang paalala sa dipantay na istruktura palipunan ng mga Pilipino. Ang COVID-19 ay sumisimbolo sa strukturang lipunan kung saan ang mayayaman ay makikita sa buklot. Ang pagitnang uri sa gitna at ang mahihirap sa iba. Hinahamot ang umawit na baliktarin ang ayos ng lipunan na ang nakakaraming mahihirap ay siyang ilagay sa buklot. Malaki ang ginampanan ng Scientific Revolution sa pagbabago ng pagtingin ng mga Europa sa daigdig. Ang tagumpay ng aghamay nagpatuloy sa lakas ng reason o katwiran. Napag-isipang kung ito ay nagagamit sa pag-unawa sa physical world, bakit hindi ito gamitin upang maunawaan ang tao at ang kanyang lipunan? Ang pagtatangkang ito ay nagtulak sa pag-usbong ng panahon ng kaliwanagan o revolusyong pangkaisipan. Tumutukoy ang revolusyon sa mabilis ang pagbabago ng isang institusyon at lipunan. Madalas na nagdudulot ito ng pansamantalang kaguluhan, lalo't higit sa mga taong nasanay sa isang tahimik at konserbatibong pamumuhay. Tawag itong panahon ng kaliwanagan o enlightenment. Nakasentro ang ideyang ito sa paggamit ng reason o katwiran, sa pagsagot sa suliraning panlipunan, pampolitikal at pang-ekonomiya. Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga filosofo. Umunla ng enlightenment o revolusyong pangkaisipan sa ika-18 na siglo. Isa sa kanilalang pilosopo sa panahong ito, si Baron de Montesquieu. Dahil sa kanyang tahasang pagtuligsa sa absolutong monarkiyang nararanasan sa France ng panahong ito. Sa kanyang aklat na pinamagatang The Spirit of the Laws, pinalakay niya ang iba't ibang pamahalaang namayani sa Europe. Pilosopo, sa kalagitnaang bahagi ng 18th siglo, isang pangkat ng mga taong tinatawag na philosophes ang nakilala sa Pransya. Pinaniniwalaan ng pangkat na ito na ang reason o katwiran ay magagamit sa lahat ng aspeto ng buhay. Tulad ni Isaac Newton na ginamit ang katwiran sa agam. Limang mahalagang kaisipan ang bumubuo sa kanilang pilosopo. Una, naniniwala ang mga philosophers na ang katotohanan ay maaaring malaman gamit ang katwiran para sa kanila. Ang katwiran ay ang kawalan ng pagtingin at pagkakakitaan ng pag-unawa sa mga bagay-bagay. May paggalang ng pilosopes sa kalikasan ng isang bagay. Ayon sa kanila, likas o natural ay mabuti. Niniwala din sila na may likas na batas o natural law ang lahat ng bagay. Tulad ng fisika na may likas na batas na sinusunod. Ang ekonomiya at politika ay ganyan din. Ang kaligayahan para sa mga pilosopes ay matatagpuan ng mga taong sinusunod sa batas ng kaligasan. Naniniwala sila na ang may hawak buhay ay maaaring maranasan sa mundo. Nalabas ito sa paniniwala ng mediba na kailangan tanggapin ang kahirapan habang nabubuhay upang matamasa at maging hawaan sa kanilang buhay. Ang mga philosopher sa unang Europeyong naniwala na maaaring umunlad kung gagamit na makaagham na paraan. Panglima, nagnanais ng kalayaan ang mga philosophers. Tulad ng mga British, ninanais nila maranasan ang kalayaan sa pagpapahayag, pagpili ng reliyon, pakikipagkalahalan, at maging sa paglalakbay. Mangyayari lamang ito kung gagamitin ang reason. Isa sa itinuturing na influential philosopher si Francis Marie Orrin na kilala sa tawag na Voltaire. Siya ay nakapagsulat ng higit sa 17 aklat na may tema ng kasaysayan, filosofiya, politika at pagkukulang. Thus, gumamit ng pagkukulang si Voltaire laban sa kanyang mga hagugaling tulad ng mga balik, aristocrats at magiging pangkulaan. Dahil sa tahas ng pagtuligsa sa mga ito, ilang beses siyang nakulong. Matapos ito ay pinatapon siya sa isla ng 2 taon at kanyang nasaksihan at hinangaan ng pagkukulang. Paris, kaya patuloy niya ang pagbumatiko sa batas at pagkakalaan ng mga Pranses at maging sa relihiyong Kristyanismo. Nagkaroon na siya ng maraming kaaway dahil sa kanyang opinyon, hindi siya huminto sa pagkipaglaban upang matamasa ang kagiliran, kalayaan sa pamamahayan at pagpili ng relihiyon at tolerance. Bukod sa makakalibas na ideya ni Thomas Hobbes at John Locke, tungkol sa katangian ng pamahalaang nararapat na mamula sa mga mamamayan, isa pang philosophy ang tumalakin sa pamamahala at siya ay si Jean-Jacques Rousseau. Nagmula sa isang mahirap na pamilya si Rousseau ay nakilala dahil sa kausayan sa pagsulat ng mga sinaysay na tumatalakay sa kahalagahan ng kalayaang pagtitiwala. Ayon sa kanya, likas na mabuti ang tao. Nagiging masama lamang ang tao dahil sa impluwensya ng lipunan kanyang kinabibilang. Mauugat ito ng umusbong ang sibilisasyon at nanira ang kalayaan at pagkakapantay-pantay na siya namang katangian ng sinaunang lipunan. Binigyang din niya na ang kasamaan ng lipunan ay mauugat sa hindi pantay na distribusyon ng yaman at labis na kagustuhan sa pagkakaroon. Inihain niya ang paniniwala tungkol sa mabuting pamahalaan sa kanyang aklat na The Social Contract.
Naniniwala siya na magkakaroon lamang ng maayos na pamahalaan kung ito ay nilikha ayon sa pangkalahatang kagustuhan. Sa makatuwid, isinusuko ng tao ang kanyang wi o kagustuhan sa pamahalaan. Ang social contract niya ang nagkonsaligan ng mga batas ng revolusyon sa France. Pagpapalaganap ng ideyang liberal. Pinalaganap ni Denis Diderot ang ideya ng mga filosofe sa pamamagitan ng pagsulat at pagtipon ng 28 volume na encyclopedia na tumatalakay sa iba't ibang paksa. Naglayong siya ang baguhin ang paraan ng pag-iisip ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigayan ng mga bagong kaisipan sa mga usapin pamamahala, filosofiya at religion. Tinapikos nila kaisipan ng divine right at ang tradisyonal ng religion. Bilang tugon, pinigil ng pamahalaan at simbahan ang pagkalat ng encyclopedia at binantaan ang mga katolikong bibili at babasa nito. Sa kabila ng mga pagpigil na ito, humigit kumulang na 20,000 kopya ang naimprenta sa mga taong 1751 hanggang 1789. Nung ito ay may isalin sa ibang wika, na ipalaganap ang mga ideya ng Enlightenment o revolusyong pangkaisipan hindi lamang sa kabuuan ng Europa, kundi maging sa Amerika at kalahunan ay sa Asia at Africa. Saka ba maihit sa panahon ng Enlightenment? Ang islogan kalayaan at pagkakapantay-pantay ay tinitingnan ng mga philosophers na hindi akma sa mga kababaihan. Naniniwala sila na limitado lamang ang karapatan ng kababaihan kung ihahambing sa kalalakihan. Unti-unti na bago ang pananaw na ito sa kalagitnaan ng ika-18 na siglo. Nang magprotesta ang ilang kababaihan sa ganitong uri ng pagtingin, kinwestiyon nila ang paniniwalang mas mababa ang uring kababaihan kaysa kalalakihan. Pinamulahan ni na Catherine Macaulay at Mary Wollstonecraft ang laban ng kababaihan sa kanyang akdang A Vindication of the Rights of the Woman. Hiningi niya ang bigyang paghataon ng kababaihang makapag-aral sapagkat ito ang paraan upang magkaroon ng pagkakabantay-pantay ang kalalaki ng kababaihan. Mahabang panahon bago binigyang pansin ang ideya nito. Ngunit isa ang maliit na isatinig sa panahong Enlightenment ang diskriminasyon laban sa kababaihan. Kaisipang pang-ekonomiya. Maging ang kaisipang pang-ekonomiya ay nagkaroon ng pagbabago sa panahong ito. Kinwestiyon ang merkantilismo na matagal nang namayani sa Europa at kinilala ang polisiyang laissez-faire. Binibigyang tingin sa kaisipang ito ang malayang daloy ng ekonomiya na hindi nararapat na pakialaman ng pamahalaan. Naliwas ito sa nakagis ng merkantilismo na pagpapatayan ng yaman ang dami ng ginto at pilak. Tinanggap ang ideya ang lupa ang tanging pinagmula ng yaman o nakakatulong sa pagpapayaman. Hinawag na fishocrats ang mga naniniwala sa at nagpalaganap nito ng ganito kaisipan. Pangunahin ang anong tungkulin ng pamahalaan na magbibigay proteksyon ng mga mamamayan para tilihin ang kayusan ng lipunan at pamamahalaan ang mga pangangailangan pang publiko tulad ng pagpapatayo ng mga ospital at pagpapagawa ng mga tulay at kalsada. Kung maisasagawa ang mga ito'y higit na madaling magkaroon ng interaksyon pang ekonomiko sa bawat individual na siya ng mga pagpapaangat na ekonomiya at pamumuhay ng mga mamamayan. Revolusyong pangkaisipan ay mabilis na lumaganap sa Europa at iba't ibang bahagi ng Kaibigan. Marami sa mga may pinag-aralan ng Europeo ang nagnais na basahin ang encyclopedia ni Diderot at iba pang babasahin na tumatalakay sa maling paniniwala at kaugalian. Nagkaroon ng mga salong na naging lugar ng talakayan ng mga filosofo, manunulat, artist at iba pang katulad nito. Nagmula sa Paris ang salons noong 1600s tuwing nagkakaroon ng pagbasa ng tula ang kababaihan. Sa pagsapit ng 1700s, ang kababaihang mula sa gitnang uwi ay nagkaroon ng kanilang pagtunan ay naging lugar ito sa pagkikita ng mga middle class at noble na may pagkakaunawa ang pantay sila na nagigit sa pagtalakay ng mga ideya nila. Influential ang pagkamulat ng pangkaisipan. Nagbigay ang pagkamulat ng pangkaisipan ng ideya at wika na siyang ginamit ng mga Pranses at Amerikano sa kanilang revolusyon. Naging epektibo ang influensya ng pagkamulat sa pagkakaroon ng mga tao ng karapatang makapili ng sarili. Higit nga naging mapanuli ang tao at iba't ibang pananaw ang kanilang natutuhan sa panahon ito. Marami ang natutong magtanong sa mga kaugalian at tradisyong matagal na siglo. Sa huling bahagi ng 18 siglo, ibang uri ng himagsikan ang lumaganap sa bahagi ng Atlantic. Ito ay naimpluwensyahan ng mga ideyang pinalaganap ng panahon ng Enlightenment. Inilatag nito ang mga pagtatanong tungkol sa absolutong monarkiya at sa dominasyon at pampolitikong galaw ng mga tao. Nagsimula ang digmaan noong 1775 sa pagitan ng 13 kolonya sa Timog Amerika at Great Britain. Ito ang unang himagsikan na naghahangad ng kalayaan at pagbabago sa lipunan. Nagsimula ang himagsikan ng mga Ingles na naging mga migrante sa Timog Amerika ay nagrebelde sa labis na pagpubuwis ang ipinataw sa kanila ng parlyamentong Ingles dahil wala silang kinatawan sa parlyamento upang sabihin na kanilang mga hinaing. Para sila ng paglaya sa mga Ingles noong 1776,
Pagkatapos ay nagbuo sila ng isang malakas na hukbo na magiging tagapagtanggol sa British. Ang digmaan para sa kalayaan ang naging dahilan ng pagbubuo ng United States of America. Pangkolonya. Ang malaking bilang ng mga Ingles ay nagsimulang lumipat at manirahan sa Hilagang Amerika noong ika-17 siglo. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng persecution dahil sa kanilang bagong pananampalataya na resulta ng reformasyon at enlightenment sa Europa. Sa kalagitnaan ng ika-8 siglo ay nakabuo na sila ng mga 13 magkakahiwalay na kolonya na ang hangganan sa Hilaga ay Massachusetts at sa Timog ay Georgia. Bawat isa sa mga kolonya ay may sariling lokal na pamahalaan. Noong 1750 ay gumastos ng napakalaking halaga ang British laban sa France upang mapanatili sa ilalim ng kanilang imperyo ang 13 kolonya. Nais ng British na ang mga kolonya ay mag-ambag sa kanilang gastusin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga buhay. Walang pagpupuwis kung walang representasyon. Ang mga kolonya ay walang kinatawan sa parlamento ng British sa London kaya sila ay nagprotesta sa pagbabayad ng labis na buwis na pinapataw sa kanila. Nilang sinapo ng mga tenente na latang tsaa sa pantalan ng Boston Harbor sa Massachusetts. Sila ay nagprotesta na ipinataw sa nabuwis sa tsaa na iniangkat ng mga kolonya. Kinilala sa kasaysayan ang pangyayaring ito bilang Boston Tea Party. Ang Stamp Act na ipinasa ng parlamento noong 1765 ay nagdagdag ng buwis para sa pamahalaan ng Britanya. Naisagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga selyo sa anumang produkto na dadalhin sa Britanya mula sa mga kolonya. Unang kongreso ng Britanya. Ang mga kolonya bumubuo sa 13 kolonya ng Great Britain sa Amerika ay dagdag sumaklolo sa naging kahinatnan ng insidente sa Massachusetts. Binuo nila ang unang kongresong kontinental na dinaluhan ng mga kinatawan ng bawat kolonya maliban sa Georgia. Ang pagpupulong na ito at pagsasama-sama ng mga kolonya ay isang pagpapakilala ng kanilang paglaban sa mga batas at polisiya ay pinatupad ng mga Ingles at Scots. Noong kiniman ng September 1774, 56 na kinatawan ng mga kolonya ang dumalo dito. Binigyan diin ng grupo na sa pagkakataong ngayon mula sa isang kilalang kinatawan na si Patrick Henry na wala nang dapat makitang pagkakaiba ang isang taga Virginia, Pennsylvania, New York at New England. Dapat natandaan na sila ay nagkakaisa at sama-sama magtataguyod para sa kapakanan ng buong kolonya. Nagkaisa sila na itigil na din ang pakikipagkalakalan sa Great Britain at ito ay nagsimula pagkatapos ng September 1775. Marami sa mga kolonya ang determinadong bumuo at gumamit ng mga radikal na pamamaraan upang labanan ang pwersa ng Great Britain. Sa bawat kolonya ay bumubuo ng magiging kabilang voluntaryo army at handa makipaglaban sa pamamagitan ng digmaan. Pagsisimula ng digmaan. Noong April 1775, nagpadala ang Britanya ng tropa ng mga sundalo sa Boston upang kunin ng pwersa ng isang tindahan ng pulbura sa bayan ng Concord. Isang Amerikanong panday na nagngangalang Paul Revere ang naging kasangkapan upang malaman ng mga tao na may paparating ng mga sundalo British. Sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang kabayo at paligid sa buong bayan, ay napagsabihan niya ang mga tao na maghahanda para sa pakikipaglaban. Kaya mayroong grupo ng mga tagapangalaga at tagapagbantay na Amerikano kumanda sa mga sundalong British na papalapit sa bayan ng Lexington. Nagpalitan ang putukan ng magkabilang pangkat hanggang 8 Amerikano ang napatay. Dito na nagsimula ang digmaan para sa kalayaan ng mga Amerikano. Sa Concord naman ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga Amerikano na mag-organisa at parasahang mapapalik ang mga sundalong British sa Boston. Dito na sila tuluyan na nakukob ang mga sundalong British sa loob ng syudad. Ang ikalawang Kongresong Kontinental. Ang Kongresong Kontinental ay muling nagpulong sa ikalawang pagkakataon noong Mayo 1775 at idinadala ang pamahalaan na tinawag nilang United Colonies of America. Ang hukbo ng mga militar ay tinawag ng Continental Army at ang naatasan na kumpanya ay si George Washington. Sinubukan ng hukbong militar makuha ang Boston, ngunit natalo sila sa digmaan ng Bunker Hill. Sinunod ang mga Amerikanong hukubi ng Canada, ngunit natalo rin sila dito. Maski sunod-sunod ang pagkatalo ng mga Amerikano sa labanan ay hindi pa rin sila nawala ng pag-asa hanggang tuluyan na palis nila ang mga sundalong British na patuloy na kukubkob sa Boston noong Marso 1776.